that I'm not a dancer, I'm not a singer, I'm not a performer. Don't do acting. Sa dami-daming tao, but ako, but nandito pa ako. So, lahat talaga may rason. May rason si Lord kung bakit ako nandito. Now it's so opposite. It's such a big contrast from what I was doing before. I'm not a professional singer. I'm not a professional dancer. I hindi ako kagaya sa iba na bata pa lang nag-start ng mag-join ng mga contest, singing contest, dance contest. No, ayun na, pressure ako sa iba kasi nung time na yun, nung pinasok nila ako, the girls, they know how to sing and dance. I had such a hard time picking up the steps and getting all the pitch right. It was so hard. Lagi akong napapagalitan pag voice class or like sa dance. You want to be a good in singing? Yeah. Okay. You need to hard work. Kasi ang daming beses na gusto kong umiyak na lang tsaka umuwi, hindi na bumalik dito kasi dahil sa pressure na na-feel ko. Napag-isipan ko din na mag-quit because I thought na I'm not for here, why should I be here? You could see it as an encouragement for you to practice even harder and to develop more and work even harder. So for the long term. Just have to see everything in a positive way. I've been trying to learn mga new choreos and I've been trying to sing new songs in which kahit hindi siya sa comfort zone ko na klase na song. If I were to compare myself before, I would say nag-grow po ako. There are so many great things that will happen. So now I'm here. I'm a bini na. Never in my life expect ko to lahat. To my co-trainees, congrats to everyone. We all did great. We all did our best. Siguro minsan tahimik lang ako because like I don't speak a lot. Pero honestly, I always observe everyone and kahit tahimik lang ako, I appreciate everyone. Love you guys. As much as possible, parehas kami ng galaw, malinis kami lahat, same kami ng face, same kami kung saan kami papunta. Gusto ko wala kaming pagsisisihan. Basta gusto kong maayos lahat. Dumating ako dito, ang dami ko na-discover sa sarili ko. May mga times na pagod na sa training, as in. Madali kasi magsabi na, okay, mag-quit ako, pero nag-flashback lahat ng mga memories ng mga dating trainings. Tapos, mahirap din naman yun. Tapos, sa Korean training, susuko ako. Naisip ko yun, so bakit ako mag-quit? I don't think if I can. Nag-improve din ako sa confidence ko. Dati sobrang mahihain ako, hindi ako kumakanta na ako lang mag-isa. Trinay ko talaga yung best ko na i-face yung fears ko. Naniniwala kasi ako na hindi mag-i-improve yung isang tao kung hindi mo siya makokorek. Kasi feeling ko, nagigilty ako kung hindi ko siya makorek. Grupo po kami, so dapat isang galawan lang po. Sabay-sabay kami mag-i-improve, walang maiiwan. Ay, nadaanan namin to, nalinis namin to ng bonggam.
proud na proud ako sa mga achievements namin, girls. Nakaka-overwhelm. Alam mo, hindi mo akalain na naaabot kami sa ganito kasi dumating yung pandemic, dumating din yung shutdown ng ABS. So, hindi namin alam kung tutuloy pa ba yung project na to. Pero nung nalaman namin na tuloy kami, sobrang nag-iyakan talaga kami kasi hindi kami makapaniwala na parang sinave tong ganitong project na nagsisimula pa lang. So, nakaya namin. There are many who miss you from the outside walls of the Start Academy Cup. Without their support, without their trust, we wouldn't have gone this far together. Hindi na namin na-achieve yung dreams namin, na mag-perform kami, and para makapag-inspire ng mga tao. Nararamdaman ko po yung nagtutulungan po kami, parang ayaw nung isa na may napag-iiwanan. Sama-sama po talaga. Hindi ko din in-expect na makakapasok ako dito kasi wala, normal na tao lang ako, parang wala akong experience sa mga sinakastic-casting. So parang hindi pa lang, parang pinurak ko lang yung best ko. Singing makes me happy. Doon ko nalalabas lahat. Doon ko na-express yung mga emotions na hindi ko ma-put into words. Sa more than a year of training, sobrang naging flexible ako when it comes to singing. Nag-grow ako as a performer and as a person din na nagagamit ko siya para makatulong dito sa grupo namin. Kung may hirapan sa isang kanta, tutulungan ko. Binibigay ko yung best ko para makatulong. As an ate din, ginaguide ko yung mga nakakabata kong kapatid dito. Kahit may mga mas bata dito, natututo din ako sa kanila. Fini-feed namin yung isa't isa ng knowledge, ng lahat, ng happiness. Being successful tayo and naniniwala ako na patunayan tayo. Let's go! So, yung family ko po is one of the reasons why ako nagpapatuloy dito kahit sobrang nakakapagod. Kahit na iniisip mo dati, saan mapapunta to? Ginagawa ko pa din. Kasi nagtitiwala lang ako kay Lord sa management. Nagtitiwala ako sa sarili ko na lahat ng tumira sa lahat. And syempre, iniisip ko din yung mga girls. Yung hirap naming lahat. Hindi lang physically, kundi mentally na. Sobrang roller coaster niya. Sobrang nakaka-inspire kasi ang sarap na may kasama ka ding mangarap. Kasi alam mo din yung pinaghirapan nila. Alam mo din kung ano yung rason kung bakit gusto nilang ipagpatuloy ito. Proud po talaga ako sa sarili ko kasi talagang sinubok po ako. Napagtagumpayan ko po, na-face ko po siya ng buong puso. Sobrang dami ng pinagdaanan namin, ng pinagdaanan ko. And I always try to understand everything that is happening. I started this year living as an ordinary person with an ordinary life. And now I'm living with extraordinary people. Overall, nakakapagod po, nakaka-pressure, marami kaming dapat pag-aralan, paghandaan, hindi pa kami nakaka-uwi, sobrang nakaka-drain. Sa
po, isa pa po talaga ito sa unforgettable na nangyari sa akin. Pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Mag-run na kami nung sayaw. Natapilok ako ng bongga-bongga. Hindi ako nakapag-training for 2 months. Hanggang sa pinaterapy namin. Pinag-aasahan exercises para lang na siguro matest kung ano yung sumasakit sa kanya. Sobrang nagigilty ako. Ayun, sa training, nakaupo ako, nanonood lang. Sayaw na din ako. Pero hindi pa po talaga pwede. Sobrang down ako every time. Paano kung di ako makahabol? Nanginginayang ako din na ang dami kong na-leave na lessons. Okay naman na yung lagay po ng paa ko and nakasabay na ako paunti-unti sa training. Super thankful ako na meron akong understanding na co-trainees. Sobrang inalagaan nila ako while nagpapagaling ako and hindi nila pinaramdam sa akin na pabigat ako. Oh my gosh. I love you girls so much. Of course, aalagaan ko sila kapag sila naman yung kailangan ng pagbantay, pag-alaga, ganun. Give and take sa mga maliliit na bagay na hindi na kailangan palakihin. Understanding ko daw. Marami po akong bagay na natutunan, yung mga bagay na hindi ko expect na kaya ko palang gawin. Hindi ko din alam actually kung paano ko talaga siya na-survive.